Mga idol, kasabay nga po ng pag-anunsyo ng Warriors Insider na magte-trade na nga po ang Golden State Warriors ngayong off-season ay gagawin nga po nilang available ang kanilang batang player na si Jonathan Kuminga. Yan naman ang ating unang pag-uusapan na susundan ko na rin ang balitang nagbanta na nga po ang Denver Nuggets na magba-back-to-back sila next year. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang tinutulungan na nga daw po ni Dwayne Wade ang Los Angeles Lakers at ang naibalitang dalawang player na nag-workout na sa kanilang koponan. Kaya mga idol, tara! Mga idol, ang video nga pong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet kung saan dito nga po ay pwede kayong tumaya sa mga pinakamainit, exciting at pinakainaabangang laban sa NBA gaya na lamang ng Lakers, Milwaukee Bucks at Warriors. Easy lang mag-register, pindutin lang nga po ang link na nasa comment section at huwag kalimutang ilagay ang ating promo code para makakuha kayo up to 7,000 pesos na bonus sa inyong first deposit. Pwede rin nga po niyong gamitin ang inyong GCash account para makapag-deposit at makapag-cash out. Kaya mga idol, tara! Mag-register na! Katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo noong nakaraang araw, plano nga po ng Golden State Warriors na mag-trade ng kanilang mga players ngayong off-season upang magbawas ng sahod. Para nga po sa inyong kaalaman, lampas na nga po ang Warriors sa inilala ang cap space ng NBA sa bawat koponan. Kaya kailangan nga talaga nilang babaan ng konti ang kanilang ipinapasahod. At para nga po magawa yan, kailangan nga po nila na mag-trade ng ilang mga manlalaro. At base nga po sa pinakahuling nilabas sa balita, kabilang nga po ang kanilang batang manlalaro na si Jonathan Kuminga sa mga ide-trade ngayon. At ayon pa nga po sa isang NBA insider, gagamitin nga nila ito upang makakuha sila ng at least isang high-ranking pick sa darating na 2023 NBA draft. As of now, hindi pa naman nga ibinubulgar ng Warriors kung anong pick ang kanilang kukunin at kung sinong batang player ang gusto nilang makuha. Pero makakasigurado nga daw tayo na gagawa ng move dito ang Warriors sa mismong araw ng NBA draft. Habang dumiretso naman tayo sa ating pangalawang story ngayon sa balitang nagbanta na nga po ang Denver Nuggets na magba-back-to-back champion sila next year. Katulad nga po mga idol ng sinabi mismo ng head coach ng Denver Nuggets na si Mike Malone, hindi pa nga daw kontento ang kanilang koponan sa pagkuha lamang ng isang kampiyonato, gayong gusto nga nilang magkaroon ng isang dynasty. Para nga po magawa nila yan, kailangan nga po nilang makakuha ng back-to-back championship next year. Maging si Nikola Jokic nga, hindi rin naman nga ganitong klaseng ideya. At kasabay nga ng mga idol ng pagkampiyon ng Denver Nuggets, nagkaroon rin naman nga po ng mensahe si Jokic sa lahat ng mga taong nagdududa sa kanya. Ayon nga po dito, kung hindi nga sila naniniwala sa kanya, huwag na rin naman nga silang makipaglaban sa kanya, gayong siguradong matatalo lamang nga po ang mga ito. Sa madaling salita, huwag na huwag nga po ninyong mamaliitin ang isang Nikola Jokic. Habang dumadatso naman tayo sa ating huling story ngayon sa balitang tinutulungan na nga daw po ni Dwayne Wade ang Los Angeles Lakers at ang naibalitang dalawang player na nag-workout na sa kanila. Base nga po sa lumabas na balita, isa nga daw po ang dating NBA superstar si Dwayne Wade sa mga nagbibigay advice sa Los Angeles Lakers ngayon, lalong lalo na sa kanila mga players. Ayon nga po dito, mas nararapat nga daw po na panatilihin si D'Angelo Russell, gayong kahit man nga maikling panahon pa lang ito naglaro sa kanila, nakaabot na nga agad sila sa conference finals. Paano pa kaya kung matagal na siya sa kanilang koponan at gamay na nito ang chemistry ng Los Angeles Lakers at ni Coach Darvin Ham na marami rin namang gagawing bagong plano katulad na lamang ng pagkuha ng mga bago at batang player. Para nga po sa kaalaman ng lahat, meron nga silang dalawang draft pick sa darating na NBA draft. Isang first round at isang second round. Kaya katulad nga po ng iba, meron na nga sila mga players na pinagwo-workout na. Pero sa kadami-dami nga po ng mga manlalaro na nag-iensayo sa kanilang pasilidad, dalawang player lamang nga po ang pinagtuunan nila ng pansin ngayon. At sila nga po ay sina
Adama Sagono na best player ng UConn sa pag-average niya ng 17.3 points na may kasamang 7 rebounds sa game bilang kanilang power forward. Bukod nga po sa kanya, nakatuon na rin naman nga po ang atensyon ngayon ng Lakers sa naibalita ko sa inyo na si Jamarius Burton na siyang isa sa mga pinakamahusay na point guard sa darating na 2023 NBA Draft. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinagkwentuhan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. Follow nyo na, bisitahin at ilike ang ating Facebook page, J-Zone TV.